guys! It's me, Anmachi, and welcome to my channel. At sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung fresh look makeup or yung pang-everyday makeup na ginagawa ko. Pero ginagawa ko lang tong ayos na to tuwing umaalis ako o namamasyal. Kaya ito na, simulan na natin to. Before ako mag-makeup, gumagamit muna ako ng face moisturizer, yung may SPF. Kasi kailangan natin yon yung may sun protection sa mukha natin. Dahil yung init ng araw or yung init ng ilaw, talagang nakakaitim din siya sa mukha. Kaya ayun, gumagamit ako ng moisturizer sa mukha ko. Isusunod ko naman yung cheek tint para maglagay ako dito sa aking cheeks. Pag naglalagay pala ako ng cheek tint guys, naglalagay din ako dito sa may ilong. Papahid ko dito sa my cheeks ko, tapos dadaanan ko rin yung itong gitna ng ilong ko para magmukha siyang natural at yung tinatawag nilang tisay. Then after ng cheek tint, nag-apply na ako ng foundation o kaya pulbo. Pero pag mainit talaga yung panahon, ito yung nilalagay ko, yung foundation ko, kasi may SPF din siya. Kaya ito yung nilalagay ko tuwing mainit para may sun protection din yung mukha ko. Pero pag di naman mainit, pulbo lang. Foundation guys, magkikilay na ako at kung napapansin nyo, sobrang nipis ng kilay ko. Pero, ang gagawin kong kilay, yung natural look lang, hindi yung full pack na kilay. Kasi, fresh look lang yung gagawin nating ayos. Kaya, ayan, magkikilay na tayo. Yan guys, tapos na ako sa kilay ko. At minsan, pag nakikita kong may dumi, ang pinanilinis ko dito sa kilay ko ay yung foundation ko. So, ganito lang siya pag lilinisin mo siya. Kuha ka lang ng powder, tapos lilinisin mo yung area na may nakikita kang dumi. Ito yung natural look kong pagkikilay. Medyo makapal siya. Pero yun nga, mahirap kasing kilayan yung maninipis lang yung buhok sa kilay. At isa ako doon, sobrang nipis ng buhok ko sa kilay. Kaya minsan nahihirapan akong pantayin siya. At minsan naman nahihirapan akong kilayan siya. Kaya ayan, medyo makapal siya tignan. Dahil wala nga siyang masyadong buhok. Kaya ayan yung natural look kong kilay. Sunod naman guys, sa mata. Medyo nag-effort ako sa mata ko. Kasi kung napapansin nyo, yung mata ko, hindi siya pantay. Ito, meron siyang eyelid or talukap. Tapos, ito, wala. Pero, minsan naman okay siya. Minsan pantay, minsan hindi. Minsan talagang super hindi siya pantay. Kaya, ayun, nag-e-effort ako pagdating sa mata. Kaya, maglalagay ako ng eyeshadow. Pero, yung eyeshadow na ilalagay ko, yung super light lang na brown and white. Para lang siyang magmukhang pantay at magmukhang natural. Kaya, eto, papakita ko sa inyo kung paano ko siya lalagyan. Unang gagamitin ko yung brown. Tapos, ilalagay ko siya sa dulo. So, ayan guys, ganyan ako maglagay ng brown. Para lang akong naglagay ng crease or ng shape sa mata ko. Tapos, ngayon, i-blend ko siya ng brush. Ito siya guys, after ko siyang i-blend, parang nabura na siya or nawala. So, natural look lang siya tignan. Ngayon, isusunod ko na yung white. Ito, itong white, yung shiny na white. Ilalagay ko naman siya sa may eyelid ko para magkaroon din ako ng eyelid dito or ng talukap. So, ayan guys, ito na yung itsura niya. Tapos ngayon pala, maglalagay ako ng white dito sa under eye ko para mas maganda siya tignan. So, yun na yung kalalabasan niya. Tapos, lilinisin ko rin pala yung dito sa may bandang kilay dahil nung blend ko yung brown, medyo tumaas siya masyado. So, ngayon, lilinisin ko siya at ito yung kagamitin ko, yung parang cream lang na kulay. So, tapos
kasi tayo sa eyeshadow, guys. At ayan na yung final look niya. Ganyan lang siya. So, natural lang siya tignan. Tapos ngayon, maglalagay na ako ng mascara. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay ng eyeliner sa taas. Kasi ako, hindi ako naglalagay ng eyeliner. Mascara lang yung nilalagay ko. So, ayun na nga, maglagay na tayo ng mascara. Guys, tapos na ako mag-mascara at medyo kinakapalan ko yung mascara ko dahil konti lang yung buho ko sa pilik mata ko dahil everyday kami naglalagay ng false eyelashes kaya everyday din siyang nalalagas kaya ayan, kinakapalan ko yung mascara ko para mas buhay yung mata. Then after mag-mascara guys, naglalagay din ako ng nose line para magmukha siyang matangos pero yung super konti lang as in yung hindi siya mahalata, yung magmukha lang siyang natural. Kaya ayan, maglalagay na ako ng nose line. So gagamitin ko ulit tong eyeshadow ko tapos yung brown yung kukunin ko. Tapos ngayon, ang ginagawa ko yung daliri ko, pinagsasama ko lang silang ganyan. Tapos ayan, ito na yung pang nose line ko. O ayan, dito na ako mag-nose line. So, ganyan lang. Ganyan lang mag-nose line pag gamit yung daliri. Tapos yan, ganyan lang siya guys, parang wala lang. Pero maglalagay tayo ng light dito sa taas para magmukha siyang matangos. So ayan, ganyan lang yung nose line ko. Super light lang siya, para magmukha lang siyang natural. So ayun, lagi rin ako naglalagay ng nose line tuwing umaalis ako para magmukhang matangos yung ilong ko lalo. Then after nose line, ang ginagawa ko, kinukonturan ko yung noo ko. So lagi ko tong kinukonturan tuwing umaalis ako, tuwing namamasyal ako, para magmukha siyang maliit. Kasi ang lapad ng noo ko, no? Kaya ayan, maglalagay na tayo ng contour. At ang gagamitin ko pa rin itong brown ko dito sa aking eyeshadow. At itong eyeshadow kong to, lagi ko tong dala. So, ganito lang siya kaliit para lagi ko siyang bit-bit kahit saan. So, ayan. Tapos na ako sa pagkukontour. At ang next naman ay yung lipstick. At pagdating sa lipstick, ang gamit ko lagi ay pink lipstick kasi mas nakaka-pretty siya at mas nakakabata tignan. So, hindi ako gumagamit ng red. Pero, minsan gumagamit ako ng red pagka hindi ko mahanap yung pink lipstick ko. Pero, madalas talaga pink lipstick ako para magmukha tayong bata. Ito na yung final look ko guys at ganito talaga ako mag-ayos tuwing umaalis ako or namamasyal ako. So ganyan yung fresh look makeup ko. At kung gusto nyo malaman kung paano ko ginagawa itong buhok ko, kung paano ko siya binovolume at pinaplansya, pakinood na lang po yung aking hair and makeup tutorial for beginners. Nandun po yung step by step ng aking pagme-makeup at kung paano ko ginagawa yung pag-volume ko sa buhok ko at pag-plansya. At sana nagustuhan nyo itong video ko at huwag nyo kakalimutang i-like at pakipindot na rin po yung subscribe button dyan sa baba at ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So thank you for watching and see you again on my next vlog.